Sa video po na ito ay ating pag-aaralan ng kanilang module 4 para sa kanilang musika, kung saan isa po itong bahagi ng kanilang MAPE subject. Para sa lesson cover po natin sa module na ito ay meron po itong title na pagpapangkat-pangkat ng mga kumpas gamit ang bar line. Ang layunin po ng module na ito ay upang matukoy ang gamit ng bar line at ang pagpapangkat-pangkat ng mga nota at rest gamit ang iba't ibang mga time signature. Sa lesson po na ito ay una nating pag-aaralan kung ano ba ang mga iba't ibang uri ng nota at rest. Narito ang iba't ibang uri ng nota at rest na dapat nating matukoy at ma-identify ang kanilang mga itsura at malaman na din kung ilan ang kanilang beat o kanilang mga kumpas. Para sa whole note at whole rest, meron silang parehas na apat na kumpas. Ganun din sa half note at half rest, meron silang tig dalawang kumpas. At sa quarter note at quarter rest, meron silang tig isa na kumpas. Para sa eighth note at eighth rest, meron naman silang one half. At sa 8/16th note and 16th rest, meron silang tig 1/4 na kumpas. Mahalagang malaman natin ang itsura, pangalan at bilang ng bawat nota at rest dahil ginagamit ang mga ito upang makagawa tayo ng tinatawag na rhythmic pattern. Tandaan mga bata na ang notes ay nire-represent ang sounds ng isang kanta o ng musika at ang rest naman ay nire-represent ang silence o pahinga ng isang kanta o ng isang musika. Ang notes o nota ay pwede nating i-represent sa pamamagitan ng pagpadyak ng ating mga paa, pagtapik ng isang bagay o sa pamamagitan ng palakpak. I-demonstrate natin ngayon sa pamamagitan ng pagpalakpak ng ating mga kamay ang whole note, half note, quarter note, eighth note at ang 16th note. Para sa whole note, dahil meron itong apat na beat o bilang, gagawin natin ay papalakpak tayo ng apat na beses. Para sa whole note, ito ang representation niya sa pamagitan ng pagpalakpak. So, whole note, apat na bilang. 1, 2, 3, 4. At para sa half note naman, meron siyang dalawang bilang, kaya papalakpak tayo ng dalawang beses. 1, 2. At sa quarter note, meron siyang isang bilang, kaya bibigyan natin siya ng isang palakpak. At ang 8th note naman ay i-represent natin siya sa pamamagitan ng palakpak. Kung kanina, whole hands ang ginawa nating pagpalakpak, ngayon naman papalakpak tayo gaya nito. 1, 1. So yun ang representation ng 8th note sa pamamagitan ng palakpak. At ang 16th note naman ay ganito. 1, 2. 16th note ay ganito ang pagpalakpak. 1, 2. Dalawang magkasunod at mabilis na pagpalakpak. At dahil ang rest ay nire-represent ng silence, gagawin natin siya ng walang tunog. So paano gagawin natin sa whole rest? Meron siyang apat na bilang. So ganito ang gagawin natin. 1, 2, 3, and 4. At para naman sa half rest, meron siyang dalawang bilang. Ganito ang gagawin natin. Wala din siyang tunog. 1, 2. At para sa quarter rest ay 1, 1. At para sa eighth rest, paghiwalay lang natin ang kamay natin ng mabilis para may represent ang eighth rest sa pamamagitan ng pagtapik ng ating kamay. Sana mga bata, naiintindihan ninyo at naisaulo na ninyo ang iba't ibang uri ng nota at rest para dumako na tayo sa susunod natin na lesson. At ito ang tinatawag natin na rhythmic pattern. Ang rhythmic pattern ay binubuo ng mga nota at rest na pinagsama-sama ayon sa bilang ng beat sa isang measure. Ito rin ang ginagamit na batayan upang masundan nang wasto ng mga awit o ng mga maninugtog ang musika at titik na kanilang inaaral.
Kung mapapansin ninyo mga bata, ang mga nag-aaral tumugtog ng piano o kaya naman ay tumugtog ng gitara, ay mapapansin natin na meron silang sinusundan na rhythmic pattern para hindi sila mawala doon sa beat o tempo ng kanilang inaaral na tugtog. At ngayon naman, pag-aaralan natin ang mga bahagi ng tinatawag natin na rhythmic pattern. Ang nakikita natin sa whiteboard mga bata ay ang isang halimbawa ng tinatawag natin na rhythmic pattern. So ano ba ang bahagi ng rhythmic pattern? So para sa unang bahagi o parte ng isang rhythmic pattern, meron tayong tinatawag na time signature. So ito, tinatawag siyang time signature. Dito natin malalaman kung ilang beat, kung ilan ba ang bilang ng nota o kumpas sa bawat rhythmic pattern. Pangalawang bahagi, itong patayong linya na ito ay ang tinatawag natin na bar line. Ginagamit naman ito upang pangkatin ang mga nota at rest sa isang rhythmic pattern. At ito naman, yung pinaka-space kung saan nakalagay ang mga nota at rest ay tinatawag natin siyang measure. Ginagamit ito upang sukatan ang distansya sa pagitan ng bar line. So, tatlong bahagi, meron ang isang rhythmic pattern. Meron tayong tinatawag na time signature, measure, at ang tinatawag natin na bar line. So ngayon, alam na natin kung anong bahagi ng rhythmic pattern, ano pa ang pwede nating malaman dito. Mga bata, ang nakikita ninyo nakasulat sa ating whiteboard ay mga halimbawa ng rhythmic pattern according to their time signature. Alam na natin kanina mga bata ang gamit ng time signature na kung saan siya ang nagbibigay diin upang malaman kung ilang nota meron ang bawat measure. So, ang unang rhythmic pattern ay ang tinatawag natin na dalawahan o duple rhythmic pattern. At ang pangalawa ay ang tinatawag natin na tatluhan o tinatawag din natin na triple. At ang pangatlo ay ang tinatawag, may apat na kumpas at beat ay tinatawag din natin na quadruple. Dagdag kaalaman mga bata, na ang mga time signature ay hindi binabasa sa paraang fraction, kung hindi binabasa sila bilang 2-4, 3-4 at 4-4. Ngayon mga bata, paano natin natukoy na ang rhythmic pattern nito ay ang halimbawa ng 2-4? Narito ang explanation dyan. Kung inyong matatandaan mga bata na ang bawat nota at rest ay may katumbas na bilang. Ngayon, tutukuyin natin kung ano nga ba ang bilang ng bawat nota at rest na meron tayo sa ating rhythmic pattern. Para sa ating rhythmic pattern na may time signature na 2-4, ay in-identify natin ang bilang ng bawat nota at bilang ng bawat rest. So, ang dalawang nota na magkasunod na to ay tinatawag natin na 8th note. So, bawat 8th note ay may katumbas na 1/2 na bilang. At ang tinatawag natin naman na quarter rest ay mayroong katumbas na bilang na isa. So, dalawang 1/2 is equal to 1 plus 1 is equal to 2. Ganun din, at itong tinatawag natin na half note na may katumbas na bilang na dalawa. Dalawang 8th note again is equal to 1/2. Pagsamahin sila, meron tayong isang bilang. At ang quarter rest na ito ay may katumbas na bilang na isa. So, dalawang 1/2 is equal to 1 plus 1 is equal to 2. At ito naman ang tinatawag natin na half rest na may katumbas na bilang na dalawa. Kaya natukoy natin na ang rhythmic pattern na ito ay tinatawag natin na 2-4. Dahil ayon sa bilang ng bawat nota at bawat rest. At ganun din ang magiging proseso upang matukoy kung ang time signature na nakasulat sa whiteboard natin ay 3-4 at 4-4. So, i-identify lang natin at ilagay ang bilang ng bawat nota at bawat rest at pagsamahin sila para ma-identify kung ito ba ay 2-4,
3-4 at 4-4 times signature. So para sa activity natin, para sa ating module, madali na lang sundan ang mga activity na nandiyan na nakalagay sa ating module. Sundan lamang ang video na ito at sigurado na maa-answeran natin ng tama ang bawat gawain sa ating module. Don't forget to like, subscribe, and click the notification bell para lagi kang updated sa lahat ng video na ating pang i-upload. Muli, maraming salamat po sa lahat ng ating mga ka-parents.